Hi guys, it's me again, Harvey, and welcome back again to another vlog. So for today's video guys, ang gagawin ko ngayon is mag-share ako. I-share ko tong bagay na to kahit wala namang interesado. Kahit wala namang nagtatanong, yeah. I-share ko sa inyo guys, paano ako nag-e-edit ng vlogs ko using my cellphone. Before talaga guys, nang ginagamit ko talaga pang edit is yung Adobe Premiere. So I have background na in editing before. Dati ko talagang gamit is Sony Vegas. Then yung nag-MacBook ako, wala naman ako makitang crack nun. Maasa lang din kasi ako sa crack, alam mo naman, kasi wala tayong pera. Sobrang arte ng Apple. At naghanap din ako ng bagong software. Kumbaga parang naghanap din ako ng crack din. Crack din siya. Siyempre, crack pa din tayo. Nag-aral ako ng Adobe Premiere. Dahil nga nag-start ako ng vlogging. So, ayun, aral-aral. Then hanggang sa nagamay ko na siya. But then again, yun nga, dahil nga sa aking trabaho, ako lagi nagdadala ng laptop every time. Iba-iba ang schedule ko, hindi kasi ako nagtatrabaho sa opisina. Dahil nga minsan hectic na ang schedule, wala na akong time mag-laptop. Nahahaselan ako kasi ayoko na magdala ng mouse, ng keyboard, ng ano-ano pa, charger. Yan. So, yun. So, I decided na mag-switch mobile editing. May nag-recommend lang sa akin talaga nitong application na to. So, ang ginagamit ko talagang application is LumaFusion. Ito. Nandito na siya. Ito siya. And, yun nga, it's available on iOS and Android. Kaso nga lang, ang pangit nga lang dito sa kanya, may bayad siya. So, kung iPhone user ka, like me, wala kang choice kundi bayaran siya. 1,500 ata siya in pesos. Mga ganong halaga. Pero, sa mga Android users, masuswerte kayo dahil pwede nyo siyang i-download as APK file. Let's search lang sa Google, LumaFusion APK mod version. Full version. Ayun. Pero dahil nga no choice talaga ako at yung cellphone ko is iPhone lang, wala akong choice kundi bilhin yun. Thank you so much Wylander for recommending this one to me dahil sobrang napaka-helpful nito. Shout out sa Wyl. So yun na nga, nag-decide ako na mag-switch na lang sa mobile editing dahil nga dito rin naman ako nag-film ng videos ko. So dito ako na rin i-edit, diba? Para compact lang siya kasi nga yung cellphone ko lagi kong andala. At saka ang maganda dito kahit nakahiga ako, pwede akong mag-edit, diba? Hanggang sa ngayon, nasira ang aking laptop, sinira ng nanay ko. Very nice. Love you, ma. Yun, so hanggang nasira ang laptop ko, wala nga akong magamit na laptop. Oh my God. Why is this happening to me? Buti na lang, dito na ako nag-edit sa cellphone ko. Itong LumaFusion app na to is para siyang Adobe Premiere. Kung familiar kayo dun sa mga layer-layer, yung mga layering ng ano yung dito yung video, tapos pwede ka pa maglagay ng video sa taas, ng another video, and audio, yung mga ganon. Yun, so mamaya ipapakita ko sa inyo sa screen capture kung paano ako mag-edit ng aking vlogs. So kung hindi man kayo interested, so you can skip on this video, pero kung interested kayo malaman, stay tuned. Anyway guys, bago natin simulan tong video na to, don't forget to click like, share, and subscribe to my YouTube channel. And yeah, let's go now to the screen recording. Yeah. Pagod. So hi guys, nandito ako ngayon sa aking home screen. So ito may yung pinaka LumaFusion icon. Ito, itong nasa baba. Ayan. So, pag in-open natin siya, ayan. So, pag first time mo ma-download yung application nito, ganito talaga yung itsura niya. Parang ang complicated, no? Kasi parang pag tinignan mo, parang hindi mo alam kung ano yung pipindutin nyo. Meron dito sa part na to na parang gear icon dito sa lower right corner. Right ba to? Ito, lower right. Ito. Kung hindi nyo alam yung pangalan ng button na ito, lalabas dito. Kung hindi kayo familiar. So, press plus to create your first project. Click lang natin yung create. Then, sample project. Sample lang nga lang. So, itong ano, yung frame rate, ibibase ko na lang siya dito sa verse video clip added. Kasi ang ginagamit ko naman ng video is 4K video. So, doon na siya magbibase. Di ko na siya babaguhin. Pag may binago ko dito, baka pumangit pa siya. Ayoko na gawing komplikado ang lahat. So, ayun nga. Click natin yung create. So, ayan na yung timeline. Ito na yung pinaka-timeline niya, guys. So, sa gilid na to, upper left corner, meron ditong mga sources. Pag pinindot nyo ito, itong parang bulaklak na ito. Bulaklak ba to? Nakikita nyo kung saan kayo pwedeng humanap ng mga sources na pagkukuhaanan nyo ng videos nyo. So, dito na sa photos. Then, click ko na kagad yung sa video. Ayan. So, ito na yung aking collection of videos. Ang gagamitin kong video is ito. Ang maganda dito, idadrag lang natin. Idadrag mo lang siya. Hindi masyadong complicated. Yan. Drag and drop lang. Ito yung pinaka timeline na niya. So dito na ako mag i-start na mag-edit. Ang maganda dito sa ano, sa LumaFusion, pwede kang magdagdag ng sobrang daming layer. So halimbawa, gusto niyo magdagdag pa ng video dito sa taas, pwede pa. And another one,
Ayan, so pwede na, nakapagdagdag na ako ng 4 na videos at isa pa, ayan. And ito pa, so pwede ako magdagdag ng 6 na layers ng videos. Ang maganda dito, yung video niya, automatic na naka-join na yung sounds. Kung gusto nyo ihiwalay yung sound, ito pwede natin i-click yung detach audio, ito, kung sa part na ito, ayan. Click mo lang yung video, pwede natin i-detach yung audio niya. So, pag mag-a-add ka ng audio, click lang natin yung files. Ito, dito kasi ako gumawa ng files sa vlog effects. Tapos, pwede ako magdagdag ng mga audio. Itong halimbawa, itong circus. Ito na lang yan. Audio 1. Tapos, pwede akong audio 2. Tapos, audio 3. 4. 5. Hanggang 6 na audio. So, di ba? Parang Adobe Premiere yung peg niya. Parang adobe. Siguro naman hindi kayo aabot ng hanggang 6, 'di ba? Kung simpleng vlog lang naman yung gagawin yung editing. So ganun siya ka-powerful, guys. Hindi naman siguro ako mag-edit ng ganito kadami. So tanggalin na natin sila. Ayan, ang gulo-gulo. Ayan, so balik na tayo dito. Ganun lang naman. So kung simpleng vlog lang naman ang gagawin natin, guys, madalas ang aani natin dyan is cut, delete lang naman. Kung hindi nyo alam kung ano yung cut, etong gunting na to sa may gibaba, sa may tabi ng plus sign. Hi guys, it's me again, Harvey. And ayan, so dito, since dito ako nagsimula, kiklip ko lang siya. Tapos itong natira, i-delete ko na lang siya gamit itong delete icon dito sa baba, which is yan, delete. So doon na siya magsisimula nga. Then ako kasi ayoko kasi ng ang pangit ng itsura ko, parang ang haggard ko tignan. So yung most of my videos may filters yun para magmukha naman akong glowing. So ayan, click ko lang na itong edit na itong pencil and edit clip, or pwede natin siyang i-double press o double tap. So ako, naglalagay ako ng color presets. Yan, ito madalas ito yung ginagamit ko, yung anti-green, para mukha tayong mukhang ayos, 'di ba? Tapos pwede niyo rin siyang i-change yung brightness, kung ano pang gusto niyo i-change. Kung ayaw niyo naman ng mga changes na ginawa niyo, pwede niyo naman din i-undo. Ayan. So yung undo at redo, ito lang nandito. I-click natin itong anti-green dahil yan ang aking favorite. So ayan. Hi guys, it's me again, Harvey, and welcome back again to another vlog. So ito, meron ditong parang awang. So papaikliin ko lang siya. Kikiklik lang natin itong gunting ulit. Split, then itong split, then click nyo lang to, then delete. Magjo-join naman sila ng maayos. So yun yung basic cutting. Then halimbawa, gusto ko ng zooming. Gusto ko i-zoom. Halimbawa, itong part na to. So vlog. So this vlog is some. Ayan, kung gusto ko i-zoom tong part na to, ikiklik ko lang itong edit clip or double tap. This one. Dito sa baba, meron ditong ito, yung dito tayo sa frame and feet. Kung gusto ko siya i-zoom, ipapalakihin ko lang siya ngayon. Parang pinch to zoom ba, kung gusto ko siyang naka-zoom. Tapos i-center ko dun sa mukha ko, ayan. Tapos click ko lang yung back, ayan. So naka-zoom na siya. Again to another vlog. So this vlog is So ganun yung mag-zoom. Pero kung gusto niyo naman yung parang lumalapit, etong part na to, i-clip natin. So ganun ulit. Tapos may timeline dito sa gitna. Ayan. Kung familiar kayo sa animation, meron kayong pwedeng ilagay dyan na keyframe back. Itong kung nakikita nyo itong ginagalaw ko, pwede, ito yung pinaka timeline niya. So sisimula natin siya dito sa simula. Tapos maglalagay lang tayo nitong plus sign dito. So may nakita na kayong blue dito sa may gilid. Yung blue na yan, yan yung starting point niya. Then kung gusto niyo siyang yung dulo is hanggang dito, idadrag ko tong timeline na to hanggang dito sa dulo, tapos gusto ko siyang i-zoom, i-zoom ko lang to sa part na yan. Meron na siya agad siyang keyframe doon sa dulo. So from this one dito sa start na to, magzo-zoom siya ng hanggang doon sa dulo. Ayan. So nakikita niyo nagzo-zoom na siya. So kung gusto naman i-delete yung keyframe, kung ayaw nyo siyang i-zoom, click nyo lang yung X. Click nyo rin tong keyframe, then click nyo yung X kung ayaw nyo siyang i-zoom. So kapag nasa timeline na siya ulit, ayan. And welcome back again to another vlog. So this vlog is sample lang. So ito na yung video na i-upload, igagamitin ko for the screen capture. Ayan, so ayan na yan. So vice versa, pwede nyo rin siyang gawin. Kung halimbawa, gusto nyo naman from malaki to maliit, ganun din. Click nyo lang din ulit siya. Tapos dito ang gagawin nyo sa may size and position, click nyo yung plus sign. Tapos dapat malaki na kagad siya. Then dito sa huli, papaliitin nyo siya. Ayan. Yan. Kung dito nag-zoom siya, zoom in siya, dito naman nag-zoom out siya. Ayan, 'di ba?
is sample lang. So, ito na yung video na i-upload, igagamitin ko for the screen capture. Tapos, ito, dahil mga merong awang dito, cut pa rin. Cut ang gagamitin natin. Then, for the sound effects, guys, nag-download lang din ako sa YouTube. Tapos, halimbawa, gusto ko ng mga kupak-kupak, yung mga pan-pan-pan na yan. O yung mga cartoon something-something na... So, pwede natin siyang ilagay dito. Ayan, da-drag ko lang. Ang maganda dito, drag and drop lang siya. Another vlog. So, this vlog is sample lang. So, ito. Lagyan natin ng mga ha-ha-ha, ganun. Ganun lang din. I-da-drag lang din natin. Tapos, ayun na siya. Dadalagin natin sa timeline. Sample lang. So, ito na yung video na i-upload. Igagamitin ko for the screen capture. Ayan. The screen capture. Ayan. So, ayun lang. Halimbawa naman, kung gusto nyo naman din gumamit ng mga green screen effect, meron na rin ako ma-download ng mga green screen effect dyan. Like this one, yung camcorder. Halimbawa, gusto ko ng effect na may camera. So, idadrag ko lang siya dito. Then, andyan na siya. Siya yung pinaka-top ng video. Ido-double tap ko lang siya. Then, dito sa part na to, dito sa itong pang-apat, ito. Yan yung parang mga filters, color, and effects. Dito sa side na to, dito sa upper right corner, may makikita ka dyan ito, yung sa tabi ng star. Ito yung key, parang keyhole. Yan, so kung, dahil green yung kulay niya, pipindutin ko tong green screen key para mawala yung color green. Yan, so click nyo lang din yung back. Nawala na yung background niya. So, yun. Dahil nga nawala nga yung pinaka-green niya, pwede na siyang maging effect ba? Then, pwede rin ako maglagay ng mga sabog-sabog, explosion, yan. Pwede ko siyang ilagay dyan. Double tap, ganun ulit. Punta tayo dito sa ano, then, tanggalin natin yung green screen dito. Ayan. Hi guys, JanHarvey. Ayan, dahil may sound siya, dahil kung gusto kong tanggalin yung sound, click mo rin ito. Double tap, then meron din dito sa audio. Tapos dito sa volume side, pwede natin siyang babaan para hindi maririnig yung sound, para yung effects lang. Hi guys, it's me again, Harvey, diba? And welcome back again lang to another vlog. Then, ayun, kung gusto kong maglagay ng text, click nyo lang tong plus sign dito katabi ng gunting. Pwede tayo maglagay ng overlay title. Ayan, ito yung pinaka-text niya. Kung gusto nyo i-edit, click nyo lang tong pen. Or kung gusto nyo, double tap din. Ayan. Tapos dito, meron ditong sa taas na ayan, edit. Yan, dyan kayo mag-type ng hi guys. Tapos may mga emojis, yan. Tapos pwede nyo siyang i-ano dito. Pag-play nyo, kalabas yung i-upload, igagamitin ko for the screen capture. Ayan, so... Ayan, so ganun lang. Ganun lang naman ako mag-edit. So, simpleng lagay lang ng sound effects. Simpleng cut lang ng videos. Maglagay ako ng text. Magamit ako minsan ng mga green screen. Tsaka nag-download na rin ako dito ng mga memes. Ayan. So, kung tapos na kayo, mag-edit kung ayaw nyo na. Ang maganda dito, may auto-save feature siya. Kahit i-exit nyo yung inyong application, pag binuksan nyo yung LumaFusion, ganun pa rin siya. Nandun pa rin yung ini-edit nyo na part. Then, kung gusto nyo na siyang i-export, click nyo lang tong share button dito. Then, click nyo as movie, then photos, then ayan, naka-automatic na siya na 4K, na 30 frames per second. At yung mga basic settings niya nandiyan na. Eh, hindi ko na siya ginagalaw dahil ayoko na maging komplikado yung buhay ko. So, ayun lang guys, for now. Or yun nga, kung gusto nyo pang malaman, comment nyo down below kung ano pa yung mga gusto nyo itanong sa akin regarding kung paano ko mag-edit ng aking videos. So, yun lang guys for today's video. I hope nag-enjoy kayo sa panonood at sana may mga natutunan kayo sa video ito. And nga pala guys, kung meron kayong mga questions na gusto nyong itanong sa akin regarding sa application na to or kung paano ako mag-edit ng videos, don't hesitate to comment down below and sana masagot ko lahat ng mga questions nyo. And yun lang guys, that will be it. So, yun lang guys, don't forget to click like, share, and subscribe to my YouTube channel. Paulit-ulit ko naman laging sinasabi to. And yeah, see you guys on my next vlog. Bye!